Napalingon ako kay Jade nang marinig muli ang sunod-sunod na putok. Pinaputokan ng mga pulis si Jade. Napalingon naman ako sa anak. Gusto kong isigaw at pigilan siya na wag nang manlaban sa may hawak sa kanya. Mabilis na tamaan ng armas ng pulis na lalaki sa bandang paa nito, kaya nabitawan niya si Adrian. Gustong-gusto kong salubungin ang anak ko nang kumaripas to ng takbo papalapit sa amin ng tatay niya. Pero biglang nanlaki ang mata ko na makita ko, biglang bumagsak ang anak ko. Kitang-kita ko rin kung paano tumama sa katawan niya ang dalawang bala ng armas. Adrian! Tawag ko dito. Nagpupumiglas ako sa pagkakaupo ko pero hindi ako makawala. Nang may tumulong sa akin, hindi ko na inaksaya pa ang tingin nito. Nang makawala ako sa pagkakagapos, mabilis akong tumakbo papunta sa anak kong nakandusay sa lupa. Mabilis ko itong niyakap at tinawag. Adrian, please huwag kang matutulog anak. Please Adrian, anak ko. Umiiyak ng tawag ko pa dito. Biglang may kamay na smallpot sa anak ko kaya agad kong nalingon ito. Nakita ko si Tadeus na umiiyak. May hawak siyang armas sa isang kamay niya. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital, Heisley. Tumango ako. Binitawan niyang armas na hawak niya at binuhat ang anak naming dalawa. After 16 years. Mom! Mom! Wake up! Nagmulat ako ng mata na marinig kong boses ng anak kong babae, si Sabrina Villarreal. What is it, baby? Tanong ko habang kinukusot ang mata ko. Umalis si Kuya Adrian. Susunduin niya yung girlfriend niya. Tili nito at nagtatalon siya sa kama niya. Napailing akong umupo sa pagkakahiga ko. Stop it, Sab. You're not a kid anymore, okay? 16 ka na ngayon. Irritableng salita ko pa. Tumigil to sa pagtalon at umupo. Napalingon ako dito na makarinig ako ng mahihinang hikbi. Why? Tanong ko. Umiling to kaya tilapitan ko to at niyakap. What is it? I am not your baby na? Nagsimula na tong umiyak. Natawa naman ako sa inasal nito. Kaya niyakap ko siya na mahigpit. You are still my baby, okay? Pero malaki ka na kasi para tumalon ka pa sa kama ng ganun. Paano kung nandyan si dad mo? Tanong ko. Tumango naman ito. Huminto na sa pag-iyak. Sorry, mom. Numiti ako at niyakap siya. Gumantay naman siya ng yakap. So, saan nagpunta si Adrian? Tanong ko. Susunduin niya ang girlfriend niya. Nakangusong turan pa nito. Tumango ako. Catherine is our neighbor, okay? Hindi naman nagtatagal si Adrian, tugon ko. No, mom. Kasama namin kanina si Ate Catherine nung sinabi ni Kuya na susunduin niyang girlfriend niya. I saw how Ate Catherine hurts. Nag-aara lang turan pa nito. How come? Tanong ko. No, isang buwan lang umamin si Catherine sa akin na mag-boyfriend-girlfriend sila ni Adrian. Last month lang kasi umuwi si Adrian from America after that incident 16 years ago. Nakapag-desisyon kaming dalhin si Adrian sa Amerika kasama ng mga magulang ni Tadeus. Nang mag-4 years old si Catherine, pinadala na rin siya nila Cooper doon para may makasamang batang anak ko. 16 years ago nung dinala namin sa ospital si Adrian, nag-50-50 ito. Mabuti na lang at naagapan ni Jonathan. Habang si Asher naman hindi na nakaligtas, sa ambulance pa lang naging critical na ang kondisyon niya. Iyak ako ng iyak noon habang hawak ang mga kamay niya at sinasabihan siyang lumaban. Wala siyang ibang nagawa, kundi ang lumuha habang nakangiti at pilit na nagsalita. Hayaan niya siyang dalhin ni Adrian, ang apelido ng asawa mo. Ayokong dalhin niya ang apelido ko. Ayokong lumaki siyang walang kinikilalang ama. Heisley, patawarin mo ako. Umiling-iling ako habang nakatingin sa mga mata niya. No, dadalhin ko ang apelido mo, Asher. Matagal na kitang napatawad, please lumaban ka. Kailangan ka pa ng anak natin. Iyak na iyak lang ang naging tugon. Dahan-dahan tong umiling. Ngumiti ito bago tuloy ang pumikit. Sinubukan niyang isurvive nang nakasign sa ambulance na nakasasakyan namin, pero wala. Di na kaya ng katawan niya. Nang makarating nga kami sa ospital, agad siyang dalaglarang DOA. Apat na tama ng baril ang sinalon niya na dapat ay para naman sa akin. Ayon sa doktor, ang isang bala tumama sa gilidan niya habang tatlo bumaon sa buto niya sa likod. Habang si Adrian na may inoperahan para kunin ang dalawang bala sa balikat niya. Ilang linggo ang tinagal ng burol ni Asher. Sa ganitong sitwasyon din kami, napansin ang pagbabago sa ugali ng anak ko. Ang dating mabibo ay naging tahimik. Ang dating palatawa naging mahirap para sa amin ang patawanin siya. Ang sabi ni Jonathan ay natroma ito sa mga nangyari. Makalipas ang ilang buwan, ipinanganak ko nga na malusog si Sabrina.
Doon namin nakitang bumabalik ang dating ugali ni Adrian. Pero yun ay pagharap lang niya sa Sabrina or si Catherine. Makalipas naman ang isang taon. Matapos kong manganak, napag-desisyon na namin ipadala si Adrian sa ibang bansa. Kung sino Jade naman ang tatanungin ninyo, nakakatawa mang isipin sa dami ng bala na tamo niya noong araw na iyon na buhay siya. Naligtas siya ng doktor. Mabilis na tanggal sa katawan niya ang bala na kabaon sa katawan niya. Nakoma siya at lumipas ang isang taon. Binawian na rin siya ng buhay. Mom, tulala ka na naman. Tawag sa akin ni Sabrina na naging dahilan para magising ako sa realidad. What are you thinking? Nakangusong tanong nito. Natawa ako dito at niyakap. Nothing. Maligo ka na't ganun din ako, okay? Maya-maya lang babalik ng dad mo. Bumili lang siya para mamaya sa birthday party mo gabi. Tumango ito at nagtatakbo sa paglabas ng kwarto ko. Mabilis ang isang oras, bababa na ako ng sala. Sinilubong ako ni Tadeus na maganda ang ngiti sa labi. Niyakap ito nang kalapit kami. Matapos magyakap, dumiretso kami ng sala. Nandun sila Cooper, Trisha, Catherine at ang mga magulang namin. Maging personal driver ni Adrian, halos kasing edad lang niya nandito. Humalik ako sa mga piski nila at ganoon din naman sila. Nagkwentuhan, nagtawanan kami habang nintay si Adrian. Napahinto kami sa pagtawa ng isang busina ang narinig namin. Mabilis kumalipas ang takbo si Sabrina sa labas ng bahay para salubungin ang dumating napailing ako pero agad napalitan ang ngiti. Maya-maya pa'y tumakbong pumasok si Sabrina sa bahay. Careful, Sabrina! Seryosong utos si Tadeus dito. Tumango naman ito at lumapit sa kanya. Kasama na ni Kuya ang girlfriend niya. Napakaganda niya, Mom, Dad. Tuwang-tuwang balita pa nito. Nag-aaral lang tumingin naman ako kay Catherine. Nakayoko ito habang may mga pilit ng ngiti sa labi. Napalingon ako sa pintuan nang pumasok ang anak ko kasama ng girlfriend niya. Nakangiti ko silang sumalubong habang lumalapit sila sa amin. Unti-unti, nawawala ang maganda kong ngiti. Napalitan to ng isang pilit ng ngiti. Narinig ko rin ang pagkagulat ni Cooper nang makita nilang kasama ang anak ko. Kamukhang kamukha niyang nanay niya. Ang pinagkaiba lamang nito ay ang simpleng pananamit niya. Pero ang iba ay kuhang-kuha sa nanay niya na nagpapahirap sa buong buhay ng pamilya ko. Mom? Dad? Paunang salita nito habang nakangiti na napakaganda. I want to introduce my girlfriend, Shania Legaspi. Nagkatinginan kaming lahat. Baka sanggulat ang tingin namin sa isa't isa. Pero kahit na ganun maayos sa aming pinakitunguhan ang anak ni Jade. Heisley's POV. Tatlong magkakasunod na halik sa leeg ko ang bumungad sa akin pagkaupo ko sa kama namin ni Tadeus. Napangawit na pangisi ako. Nakikiliti ako, Tadeus. Yumakap ito sa akin mula sa likod. I want another baby. Turan pa nito. Nagsalubong ang mga kilay ko. What? Gusto mo rin maghanap ng kabit? Hoy, Tadeus. Napapikit ako nang halikan ako ni Tadeus kahit nasa likod ko ito. Mabilis ko itong numukwang. Wala dito at hinalikan ako. Kahit nahihirapan ako ay napaharap ako sa kanya. Kinawit ko ang dalawang braso sa leeg niya. Hinabol ko ang lamin ni Tadeus nang bigla siyang humiwalay sa halika namin noon. Sinamaan ko siya ng tingin pagkadilat ko nang marinig ko ang mahinang pagtawa nito. What? Tumatawa ang tanong nito. Ewan ko sa'yo. Mahina, ngunit pasigaw ko. Natatakot na baka marinig kami nila Sabrina at Adrian. Like what I said, I need another baby. I want another baby. A child. Seryosong salita nito habang nakatingin sa mga mata ko. Gulat na nakapagtitigan naman ako. Seryoso ka ba? Tanong ko. Umayos ako ng pagkakaupo. Hinila naman niya ako payakap sa kanya. Yes, I search about your age and if you're still can fertile. And based on it, may mga babae pa rin nakakapagbuntis kahit nasa edad na silang 40s and 50s. Pero hirap. I know you can do that. Babantayan kita sa 9 months sa pagbubuntis mo, I swear. Sinserong salita nito. Naiintindihan ko rin naman ang gusto niya. Pero may something sa dibdib ko na natatakot. I am already 41. Gusto ko na rin na isa pang anak. Gusto ko magkaroon ng isa pang masasabi kong akin. I already have Tadeus, Adrian, and Sabrina. But I want another one too. Ngumiti ako at tumawak sa magkabilang pisngin ni Tadeus. Sure, let's plan about it, okay? But before that, let's visit Asher first.
Nangunot ang noo kong tumitig sa kanya. "For what?" Ngumisi ito. "That was his last wish." Umiling ako dahil di kumigets ang pinupunto niya. "Nung fourth birthday ni Adrian, you're 4 months pregnant with Sabrina, right?" Tumango ako. "Bago mo natin malaman na si Jade kidnap Adrian, nag-usap kami ni Asher. Sana if ever maisipan natin sunod si Sabrina, ipapaalam natin sa kanya." Tumango ako. Nahiga ito kaya tumabi ako sa kanya at yumakap. Kinabukasan, "Mom, may kukunin lang ako sa kondo ko. Dediretso na akong school pero dito pa rin naman ako uuwi." Biglang salita ni Adrian mula sa likod ko. "Nasa garden kasi ako at nagbabasa ng magazine tungkol sa mga babaeng nagkakanak pa rin kahit na sa 40s patas na sila." "What's that?" Tanong nito na mapansing magazine to ng isang celebrity na matanda na pero nagawa pa rin magbuntis. "Gusto pa kasi namin ng dad mo na magka-baby pa kahit isa pa." Inosenteng sagot ko dito. Ngumiti naman to sa akin. "Go on, Mom. Gusto ko rin magkaroon pa ng isang maliit na kapatid." Ngumiti ako sa kanya. Hinalikan niya ako sa ulo. "Pero baka hindi na rin magkatotoo yun dahil you're already 41. It's really impossible kung mabuntis ka man ulit, paniguradong mahirapan ka na." Ngumisi ako. "Bakit ang dami mong alam sa ganyan?" Pangasar ko dito. "Because pinag-aaralan namin yan, no? Ang naalala ko, ang mga genes sa lalaki kaya pa mag-produce ng sperm cells hanggang 80s or hanggat kaya pa nila." Ngumisi ito at ako na may sumama ang tingin sa kanya. "So pwede bang maghanap ang dad mo ng iba?" Kinabahan may nagawa ko pa rin tarayan ng anak ko. "Well, I don't know. Ikaw na rin ang nagsabi gusto pa ni dad na magka-baby pa kayo. Baka nga." Lalong sinaman ko ng tingin ng anak ko. "Easy, Mom. Dad loves you so much, so I bet hindi niya gagawin ang iniisip mo. Besides, Dad Tadeus is not like Dad Asher." "Sorry, son." Sineryosong salita ko. Umiling to bago lumapit sa akin at yumakap. "It's fine, Mom. Face the truth. And the truth is, Dad Asher is the ultimate playboy." Natatawang tugon ito. "Oo na. Pero sinusubukan pa rin namin ni Tadeus mo na magkaroon pa ng anak. Sana bigyan mo pa kami ng isa pa." Nakangiting tugon ko kaya kinantihan niya rin ako ng ngiti. "Basta pag hindi na kaya, Mom, marami pang paraan dyan like ng babae si Dad." He chuckles when I realize I'm giving him a death stare. "Or there are lots of DSWD na nagpapaampo ng baby na iniwan sa kanila ng mga magulang na hindi kaya magpalaki. At least nandito tayo para tulungan sila." Nakangiting tugon ito. "I like that idea pero mas gusto ko yung sana yung suggestion mo. Yung nauna." Agad na patingin kami sa sliding door. Nandon si Tadeus, nakasuit, tulad ng lagi niyang suot. Handa na sa kanyang pagpasok sa VC. "See, Mom?" Ngumisi ako. "Ah, ganun. Huwag kang papasok sa kwarto natin, ha? Sa guest room ka matutulog," sigaw ko. Matapos tumayo na sa pagkakaapot, pumasok ng bahay. Dumiretso ako ng kwarto at nahiga na lang. Ilang minuto, narinig kong pagbukas ng pinto at pagsara nito. Ngumiti ako ng simple. Naramdaman ko ang pagkakatito sa kama at ang pagyakap ito sa akin. "Let go of me." Turan ko habang pigil ang pagkakangiti. Nakatalikod kasi ako dito habang siya ay nakayakap sa likod ko. "Heisty, sorry na. Di ko naman gagawin yun ni." "No," tugon ko. "Shit." Pero tulad kagabi, tinigil niya ang ginagawa niya. Nang ipasok niya ang kamay niya sa short ko, binuhat ako nito papunta sa banyo at tilapag sa loob nito. Masamang-masama ang tingin ko sa kanya. Di ko na kaya magpigil pa pag tumagal to. "You better take a bath at pupunta na tayo kay Asher. Di na muna ako papasok ng company." Nakangiting salita nito. Tumango ako at sinaradong pintuan ng banyo. "Hey Asher, how are you in heaven? We're here because I want to grant your wish. We will try to make another baby. We want it so I hope you want it too. By the way, we're not here para lang sabihin to kundi para inggitin ka." Bigla itong tumawa. Nagulat man ako sa sinabi ko, mabilis ko itong pinalo sa braso niya. Pero ito'y nanatiling tumatawa at nakatingin sa akin. "Just kidding. Until now, hindi ako magsasawang mag-thank you sa'yo. Heisty is safe also, Sabrina. Hindi namin sasayangin ang buhay na binigay mo for them. We owe you a lot. And if we're gonna meet your incarnation, personal kaming hihingi ng salamat. Kung di sinalo ni Asher ang mga bala noong araw na yon, kaming dalawa ni Sabrina ang nakahiga ngayon dito. Malaki rin ang pasalamat ko sa kanya. Hindi ako magsasawang humingi ng salamat sa kanya." "What the..." Tumatawang sigaw ni Tadeus ng pagpasok naman sa kwarto. Mula sa pagkakauwi, tinula ko siya pahiga sa kama. Umiling to, tumupo mula sa pagkakahiga. Sumampa ako sa kama at biglang naghubad ng dress ko. "Shit, are you gonna torture me?" Habang titig na titig sa katawan kong natatapak na lang.
Yes. Just as your punishment, dahil dalawang beses mo akong binitin. Numisi ako. Napatay na ako sa alaga niya kahit lumingon lang ako dito. Watch me. Turan ko kaya muling naagaw kong atensyon niya. Tumingin to sa akin at umiling. Nagsimula akong gumalaw habang pinupusod ang medyo mahaba at curly kong buhok. Pagkatapos ko ipusod, walang tigil ang pag-slow dance ko habang unti-unti hinuhubad ang numiti ako nakatingin sa kanya at yumuko ako. Shit! Bulong, ngunit rinig ko. Lalong napangisi ako. Lumapit ako rito at sumampa sa kanya. Daan-daan siyang lumalapit sa akin kaya naman napapikit ako. Mahinahon at ramdam namin ang pagmamahal sa isa't isa. Habang nagsasalubong ang katawan, walang sawang, tinitingnan namin, tinatawag ang pangalan ng isa't isa. Masasabi kong kahit may edad na kami, kaya pa rin naming sabayan ang isa't isa. Pagkatapos, parehas na kaming nakatulog. Good thing nasa school sila Adrian at Sabrina kaya wala kaming ibang iintindihin, kundi kaming dalawa lang. Bakit pa puwet kong sinasabon mo lang? Yung likod ko naman. Utos ko kay Tadeos. Yes, tama kayo ng iniisip. Sabay kaming naliligot, sinasabonon niya ako. Ang sarap kaya sabunin nito. Masungit pa ang tura nito. Inarap ko siya, takmang sisermonan siya, na bigla niyang sinaboy ng dalawang dibdib ko. Masyado naging mabilis ang nangyayari sa loob ng bathroom na yon. Muling namalayan ko na lang mag-isa na naman ng mga katawan namin na tila pinapatunayan sa isa't isa na hindi namin kailangan magharap ng iba dahil kaming dalawa lang ang mga anak at magiging anak pa namin sapat na. After 3 weeks, sobrang asim na sa ikmura ko at pakiramdam ko. Masusuka ko kaya naman ako ay tinasa banyo. Kagising ko lang na maramdaman ko to. Are you okay? God, may masakit ba sa'yo? Ano nangyayari sa'yo? Tanong nito at tumayo ako at tumarap sa kanya. Umiling lang ako at yumakap sa kanya. Ilang beses na rin kasing nangyayari. I guess I know why I'm like this. Nakangiting salita ko. Tumango ito dahil sa sinabi ko kaya alam ko gets niya ng ibig kong sabihin. After 8 and 1 week, push Mrs. Valerial in a count of 3. Push! 1, 2, 3. Malapit na Mrs. Valerial palabas ng ulo niya. Isang mahabang ire. Tumango ako bago humugot ng hininga. Muling umire ng mahaba. Pagkatapos sa ilang oras sa paglilabor at ilang minutong pag-ire, sa wakas muli ako nakarinig ng isang ritmo. Nakangiting pilit kong sinisilip ang anak kong hawak ng doktor. Mrs. Valerial, Mr. Valerial, please cut it. Dinig kong salita nito. Ilang segundo pa lang lumipas, may isang regalong dahan-dahang binaba sa tiyan ko. Congratulations again, Mr. and Mrs. Valerial. Your baby girl is healthy and big. Nasa tamang timbang siya. Sa ngayon, kuhunin muna namin niya siya para malinisan. Ililipat ko rin naman po sa private room and after an hour, iatid sa kwarto niyo sa baby girl. Huling rinig na salita ng doktor, bago ko maramdaman na dahan-dahang nanghina ang mga talukap ng mata ko, pero hindi ko to pinigilan. Iniyaan kong makatulog ako dahil na rin sa sobrang pagod. The baby girl is here. Biglang bumukas ang pinto. Napangiti naman akong umuupo. Inalalayan ako ni Tadeos bago nito sinalubong ang nurse. Buti na lang pala't nagising ako kaagad. Gusto ko kasing mabuhat ang anak ko. Binigay ito sa akin ang nurse ng dahan-dahan. Umupo ito sa tabi ko. Si Sabrina samantalang sa Tadeos na natiling nasa gilid ko. Bari nasa magkabilang gilid ako ni Sabrina at ng asawa ko. Mahinang impit ang bagong panganak kong anak at gumiti ito. Nakatingin kaming tatlo ni na Sabrina sa sobrang sayang dulot ng bagong parte ng pamilya namin. Ma'am, kukunin na rin po namin ang pangalan ni baby girl. Tumango ako at nagkatinginan kami, tatlo ni Sabrina, sa sobrang sayang dulot ng bagong parte ng pamilya namin. Ali Villarreal, humalik si Tadeos sa noo ko. I love you, Heisley. Thank you for another wonderful gift. Tura nito bago ako niyakap. Naramdaman ko rin ang pagyakap ni Sabrina. Iintay na lang namin ang pagbabalik ni Adrian mula sa ibang bansa. Masasabi kong finally, buo na kami ulit. Buo at kompleto at masayang pamilya. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Heisley at Tadeos. Maraming salamat po.